Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Ken's Do Because Ken's Do Anything and Everything For You. So, for today's vlog, ay magluluto tayo ng tanghalian. Tanghalian ko lang kasi sila kuya kasi is nasa province ngayon. Hindi na kasi makabalik dito sa Manila dahil nga sa napaka-stricto ng province namin. So, ayaw nila magpalabas sa ngayon ng mga tao na o mga residents na nasa Tarlac going to Manila. So, napaka ano palaga, napaka-strict. So, magluluto tayo ngayon ng ulam ko ngayon tanghalian. So, Monday to Friday kasi is puro na lang dried yung ulam ko. O longganisa, hotdog, like that. Minsan, bumibili rin ako sa ibang restaurant kung anong makakain. Pero iba pa rin talaga yung sariling luto mo. Sa ngayon kasi, sabi nila, mas maiging ikaw na lang magluto o magprepare ng mga pagkain na kakainin mo dahil mas safe daw yun. So, yun nga. So, ngayon naman kasi is Linggo. So, ako magpe-prepare ng pagkain kong ngayong tanghalian. So, ang naisipan kong kainin at gustong-gusto ko at hinahanap talaga ng aking panlasa ay ang sinigang na baboy. So, magluluto tayo. So, nag-research ako kung paano lutuin ito. Is madali lang naman siya, hindi naman siya mahirap na lutuin. So, eto, lulutuin ko na siya. So, meron tayong original sinigang, nor sinigang sa sampalok mix. Itong gagamitin natin na ingredients para mas maging masarap yung ating luto and of course yung baboy. Ito guys, ito na yung baboy natin. So, nilagay ko kasi siya kagabi sa freezer. Ay napaka-tigas niya ngayon, so pinapalambot ko muna siya. At maghihiwa tayo ng mga gulay na gagamitin natin dito sa sinigang. So, sana maging masarap ang aking luto. So, proceed na tayo sa paghihiwa ng sibuyas at saka mga gulay. So, yun nga guys. So, dito yung rep. So, dito ko rin kukunin yung gulay, syempre. So, ang pinili ko lang naman kasing gulay is kangkong. At saka, ano ba yung utong? Utong o yung beans. So, eto lang yung binili kong gulay. Hindi ko naman na kasi alam kung ano pang ibang gulay. Pero nag-research ako kasi eto yung pinakamain na gulay niya sa sinigang na lulutuin. So yan na guys, umpisa natin maghiwa. So ito yung kutsilyo kong napakatapang at ang sibuyas na napakasakit sa mata. So every time na nagbabalat ako ng sibuyas or naghihiwa kasi ako ng sibuyas, umiiyak talaga akong sakit-sakit ng mata ko. Yan, hiwain lang natin siya ng tamang pagkat, huwag masyadong pino kasi hindi na natin siya makikita o hindi natin makakain yung sibuyas kasi love na love kong kumain ng sibuyas kapag luto. Pero kapag kapag yung hilaw, hindi ko gustong kainin kasi sobrang So yun guys, nahiwa na natin siya, finished product ng ating sibuyas. So ang isunod naman natin ay ang sitaw. So napaka-healthy ng sitaw guys. Yan, hiwain lang natin siya ng husto, ng pahaba. Huwag masyadong malaki, huwag masyadong maikli. Then ayan na yung final natin, cutting ng sitaw. Then, ang isunod naman natin ay ang, hindi ko alam kung anong tawag nila dito, kangkong ba tawag nila dito. Basta yun na yun. So, ayan, hinimahimay ko lang siya ng tamang himay. Yan. Masarap to eh. Masarap. Ito yung nagpapasalasa. Ayan ang finished product natin guys. So, ayan na. So, yan. Hi guys, so ayan, tapos na natin mag-cut ng ating sibuyas. Yan, sibuyas, etong utong, utong beans, basta utong siya. Tapos etong kangkong. So, eto yung pinaka main ingredients ng ating sinigang na lulutuin ngayon. Feel ko naman, hindi pa. Etong pork, hindi pa masyadong malambot. So, ang gagawin natin, isihintayin pa natin siyang
lumambot bago natin siya i-prepare. Yan. So ang gagawin muna natin ngayon is maglilinis muna tayo ng pinaghiwaan dito sa kusina. So start na natin maglinis. So yan guys, dito ko muna siya nilagay. Yan. Dito sa main table lang. Sa table. So ito lang. Pinapalambot ko lang muna kasi yung pork para start na natin siyang lutuin. Kasi mostly kasi kapag mag ganyang ano, freeze na freeze, bawal kasing yan. Bawal kasing inuto agad. Lalo na kapag ibibrito mo siya. Kasi baka masunog agad. Kasi syempre sa labas kasi is baka masunog dun sa loob, hindi pa luto. So yun yung pinaka ano niya, dapat palambutin mo muna siya. So ang gagawin ko muna siguro is pre-prepare ko muna itong paglutuan natin. Pupasin muna natin siya. Tapos lagyan na natin ng sabaw. So dito na kukuha water lang. Hindi ko alam kung paano tansyahin. Siguro okay na yung ganito. Ayos, okay na ba yung ganyan? Anong ganyang karaming water? Tapos, ilagay na natin tong sibuyas. Ilagay na natin. Then, ilagay na natin. Ay, hindi pa pala. Ang ilalagay muna pala dito sa water is yung sibuyas at saka yung pork. So tingin ko naman kasi malambot na siya. Ang kulit-kulit mo naman kasi bakit ang tagal mo lumambot. Yan. So eto nog at basa ko ulit. Ubus ko pa kaya yan. Basta merong matira tapos yung kalahati bukas i-adobo ko siya. So guys, dapat daw kapag nagtatrabaho, dapat nag-multitask ka. So ang gagawin ko ngayon, meron kasi akong binabad dito sa CR. So hindi na kasi ako nagpa-laundry guys kasi nga kaya ko naman maglaba. Tsaka ilang piraso lang naman 'yon, isang kumot at tsaka yung ano lang, yung pillowcase lang naman. At saka yung isang bedsheet. So kayang-kaya ko naman na siyang labhan. So makakatipid ka pa. Yung pinang laundry mo is pambili mo na lang ng ano, merienda mo mamayang tanghalian. So kayang-kaya ko naman. So sa probinsya nga nung nandun ako, ako takalaba lahat eh. Tagalaba ng mga ano, ng t-shirt at saka short ng mga kapatid ko. Ako kasi doon hindi naman usong laundry, talagang maglalaba ka. So yun, hindi naman mahirap kasi maglaba. Kaso nga lang, pag naglaba ka, ang daming proseso. Syempre, ang una, ibababad mo siya para yung mga dumi, maalis-alis. Tapos pag kinusot mo na, tapos nilabhan mo na, kukuskusin mo pa. Pero yung mga puti kasi hindi ko na kinukuskus kasi hindi naman ako marunihin sa puti. So yung mga ano lang ka talaga, yung mga talaga di color, yung talaga yung dapat ikadkadin at saka kusutin kasi hindi natin nakikita yung mga dumi. So yun, pag kinukuskus mo, tapos babalawan mo ng tatlong beses, tapos sasampay mo pa. After mong isampay, pag natuyo, titiklupin mo na naman. Yun yung pinaka-hassle kapag naglalaba ka. Hi guys, so ayan na. Tapos na ako magmanlaw. Tapos ito, nilagay ko na yung ibang bawi dito. So, papakuluan na natin siya, ilagay natin dito sa ating lukuan. Then, hintayin na lang natin siyang kumulo. Then, pag kumulo na siya, ilalagay na natin yung ingredients natin na sinigang, mix, and yung mga gulay pag kumulo siya. So, hintayin natin ng siguro mga 10 minutes or 5 minutes, hindi ko alam, basta kumulo siya, ilalagay na natin ang ating mga ingredients at mga gulay. So, excited na ako maluto. At saka nga pala, pag naluto ko to, magluluto ako ng hotdog kasi parang combination niya din. Sarap pag may hotdog. Hi
guys! So, ayun guys, meron pala ako nakalimutan, kaya pala kanina ko pa inisip kung ano yung nakalimutan ko pa ilagay dito. So, supposedly dapat ang nakalagay dito is pork, sibuyas or onion, and of course, tomato. Hindi ko nalagyan ng tomato guys, hindi ako nakapaghiwa. So ngayon, mamadaliin natin maghiwa dahil alam ko parang kukulong na itong nilagay ko dito. So tara, tukain natin. Guys, so ito na nga, nakulo na siya. So ilagay na natin ang vegetable natin. Ilagay na natin. Ayan, sapa. Tapos ilagay na natin itong sitaw. Haluin natin siya ng haluin. Tapos pag lumambot konti ito, ilagay na natin itong ano. Or ilagay na natin, mas okay pag ilalagay na ito agad. So yun nga guys, it tastes test na natin siya. Kung ano yung lasa niya, kung maasim na maasim pa. Maasim. Sarap. Nga guys, ito paluto na siya. So, ipiprepare naman natin itong so, magluluto ng hotdog kasi gusto ko pag kumakain ako ng sinigang, tapos may hotdog. As you can see guys, pinagkakawisan na ako, hungry na ako kasi sobrang init pag luto pa ng sinigang dito sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay nangangasim plus sobrang init. Pero mamaya-maya, malinig na. So, kakain tayo. Excited na akong kumain, guys. Kasi sa akong ulam. Sak-sak-sak na lang. So, off-flipin natin. Guys, magluluto na tayo ng hotdog. So, eto luto na to. Itong ating sinigang. Ito yung pinaka-main na pinaka-masarap na kakainin natin ngayon. And yung lulutuin kong hotdog is tatlong piraso lang. Kasi hindi naman tayo masyadong matakaw sa hotdog kahit hindi naman halata. So yun, lagyan na natin siya ng mantika. Konti lang. Yan guys, nagsimula na siyang magalit. Yan, tumataltik-taltik na siya. At yung pinaka-ayaw kong paano ginuto ako. Then, after nito, kakain na ako guys. Nakapagluto naman na ako ng ano, ng rice kanina. Kasi habang magluluto ako ng ano, ng sinigang na baboy, is nag-prepare na rin ako ng kanin. So, para hindi na hassle, di ba? Mas magiging mauna na yung kanin kaysa mauna yung ulam. Dahil nga, pag niluto yung ulam at iluluto mo pa lang yung kanin or yung bigas, baka mamaya yung niluto mong ulam is, ano na, hindi na siya masarap dahil hindi na siya mainit. So habang mainit, dapat kinakain mo na siya kasi doon mo malalasaan at doon mo mararamdaman yung sarap ng ulam. So yun na nga guys, ipinakita ko na sa inyo yung final na ano natin na ulam na niluto natin ngayong araw na ito. So ayun na nga guys, di ba ang sarap? Itong hotdog, kasi syempre, itong ketchup ko is Del Monte.
hindi ako nag-ano ha, hindi ako nag-advertise, nag-advertisement for what. Kasi lagi kong ginagamit talaga is Del Monte. Masarap kasi siya. Ayan o, hot dog. Tapos, sinigang. Ito yung pinaka-paborito kong sinigang. Ito kasing kadalasan yung luto ni Papa kapag nasa province kami nung college pa ako. Pag nagluto siya ng ganito, sobrang sarap talaga. Tapos pinakarisan niya ng ano minsan hotdog, ganun. Tapos ito yung kanin ko. So hindi ko alam kung mag-uulit pa ba akong kumuha ng kanin or mamamapakta lang ako ng sinigang. Ito na nga po, dito na po natatapos ang ating vlog for today. And I hope na nagustuhan yung videos na to. At kung nagustuhan mo nga po, i-click mo na ang subscribe button at notification bell below para lagi ka pong ma-update sa mga bago kong videos. So, kakain na po ako guys and I'm so excited to eat this food for today and I hope na kumain na rin kayo guys. Huwag kayong papagutong guys ha. Thank you guys and I love you. Good luck guys. Bye bye.